Ayan sa mga kabadyaw, good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga kabadyaw yan. Mga kabadyaw, road to 7K na tayo. At subscribe nyo naman ako. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na, hit yung notification bell para lagi kayo update sa aking mga video mga kabadyaw. Mga kabadyaw yan, share ko sa inyo, magre-repair ako ng tiles floor doon sa may fountain na nasira siya. Yan. Bibigyan ko lang kayo ng konting idea naman. Hindi naman good idea, but for me, okay naman siya. Kasi yung, di ba, pag tiles, pumapasok sa isip natin na gumagamit tayo ng buhangin or semento. Yan. Pero hindi naman ito yung literal na tiles na katulad sa bahay, yung malalaki. Ito yung maliliit. Kaya, kahit hindi mo siya gamitan ng buhangin or semento, pwede. Ang gamitin mo na lang ay glue gun or, and, ay, hindi pala glue gun and grout. Matibay din siya. Kasi hindi naman siya yung literal na malalaking tiles. Pakikita ko nyo sa inyo guys yan. At huwag niyong kalimutan naman ako subscribe mga kabadyaw. Yan. Yan so guys, maganda na yung marami kang alam. Kasi pag marami kang alam, madami kang magagawang trabaho yan. Ang sabi nga na iba, mas daig pala ng madiskarte ang taong matalino. Kasi kung matalino, paano masabi? Kasi kung matalino ka, tamad ka naman, walang mangyayari sa buhay mo. Pero kung matalino at madiskarte ka, ay, successful ka, promise yan. Pag matalino at madiskarte ka sa buhay, grabe, magiging successful ka, 100%, 100, 101, Dalmatian percent, magiging successful ka. Eh ako, hindi ako matalino, pero sa trabaho, marami akong alam. Kahit anong trabaho yan, may idea ko. Parang yung pagmamahal lang, kahit anong kaya kong gawin sa'yo, pero ikaw, hindi mo ginawa. Aww. Pero yan, tumatighawat ko. Para itong tighawat ko, tumatighawat ko mga kabadyaw. Hindi ako iniiwan for life. Magkalimpa tighawat ng people, hindi ako iniiwan. Mas dumadami pa sila. Pero okay lang yan mga kabadyaw. Hindi naman yan sagabal sa buhay, tighawat. Kaya manan yan, dapat po itago yan. Mga kabadyaw, punta tayo doon sa fountain. At sisilip ko sa inyo yung aking gagawin. At kasi hindi ako mapag-vlog doon kasi marami pang kalabal sa labas mga kabadyaw. At sabay-sabay lang kayo mga kabadyaw at pabalikan ko kayo. Yan sa so, mga kabadyaw, yan yung aking re-referen yan. Tapos to, yan yung payan. Tapos itong gamit ko yan. May gamit akong yan. Hindi naman siya totally tiles, pero tiles naman siya. Tiles na maliliit, mga design sa mga fountain. Tapos to, ito yan, itong lugar. Ito lang gamit ko guys yan. Ayan. Gamit ako ng grout. Pagkatapos, i-blower ko muna para matuyo yung sahig, para mas madali siyang matuyo. Yan. Tagyan ko siya ng re-referen ko siya. Kasi yung plano ko yan. Iguglugan ko siya. Then, after kong iguglugan, paano ko muna siya, medyo basa pa siya, i-blower ko siya para madali matuyo. Tapos, iguglugan ko yan. Guglugan ko. Pagkatapos ko iglugan, patutuyuin ko, maghihintay ako ng ilang minuto. Tapos, talagyan ko siya ng grout. Ayan. Ganun lang mga kabayaw yan. Ayan. Stambay lang kayo. Kasi nung last time. Ayan. Ayan yung ginawa ko. Diba? Matibay siya. Ito yung ginawa ko last time yan. Matibay siya. Hindi siya natatanggal hanggang ngayon. 1 year na siya. Hindi siya natatanggal hanggang ngayon. Matibay siya. Kaya gagawin ko ulit ngayon. Ayan. Yung konting idea lang yan mga kabadyaw sa mga nandito sa Hong Kong yan. Kung may mga gantong tiles, ganun ang gawin nyo. Pwede naman siya, worth it naman siya. Mas madali pa, hindi pa madumi. Glue ganun na lang grout yan. Ayan so guys, standby lang kayo. Mamaya balik ako sa inyo. Balik ako. Ayan so guys, natapos ko na yun paglalagay ng tiles dito sa katina. Ayan. Nakabitawan ko na siya. Ayan. Ngayon, ang sunod kong gagawin ay talagyan ko na ng grout, yan. Talagyan ko na siya ng grout para mas matibay yung ibabaw. Kasi nilagay ko lang dun sa ilalim ay glue stick. Then sa ibabaw lagyan natin ng grout. Ayan, pampatibay. Para itong semento din, kailangan mong patuyuin. Ito yung tuyo, yan. Sobrang init dito, yan. So guys, yan. Ayan kanina, as in kanina yan, diba? Hindi ba siya gumagalaw, diba? Matibay din yung glue stick na ginamit ko, yan. Hindi siya gumagalaw. Tapos dito sa kabila. Ito guys, yan. Ayan, kita nyo guys, yan. Hindi siya gumagalaw. Makita nyo sa screen yung gel sa screen sa lalim. Yan, dating tsura nyo. Wala siya talaga. Pati nyo sa mga. Yan. Ayan, so guys, standby lang kayo. Sobrang init dito, grabe. Ito, pagpaga labi ko. Pagpaga. Kung anong kumain ako ng sili. Yan yung bago, walang ano.
Lagi yung bano, yung bagoong. Sobrang halang na bagayan. Sobrang lumaga. Hindi ko pagampag ako. Hindi ako laki paglaplaban. Lumaga. So guys, ito may isang bagayan. Pagkatapos ito, pakita ko sa inyo yung finish. Finish product ko. Finish kong ginawa yan. Guys, so guys, I'm back yan. Kita nyo guys, nalagyan na natin ng mga badyo, nalagyan na natin ng grout yung ibabaw. Patutuyo lang natin yan. Maghintay lang tayo mga 30 minutes or punasan natin yung mga 30 minutes para mas matibay siya. Dito ang kabilang to. Nalagyan ko na rin siya. Yan. Yan guys. Ayun mga kabadyo, kita nyo. Nalagyan ko na siya ng grout, pati yung kabilang yun. Nalagyan ko ng grout. Bukas, tunisin ko na to. Nalagyan ko ng tubig. Kasi Sabado Linggo nandito si boss maghapong. Tapos bukas, itry kong linisin ito. Nalagyan ko na ng tubig. Kasi hindi naman ito swimming pool. Fountain to, fountain. Kasi gusto ni boss na gumagalaw yung tubig yan. Kasi, kailangan ko i-fix itong nasirang, ano, nasirang tiles. Kasi yan. Para mas madali siya linisin kapag walang ganung broken tiles yan. Yan so guys, binigyan ko lang kayo ng konting idea sa pagta-tiles. Sa pagta-tiles, kailangan mo professional. Hindi naman yun lang yung pinakamadaling remedy na gawin natin na pag halimbawa walang buhangin or semento. Pag ganito yung mga tiles naman, mga yung parang tiles na ganito maliliit, pwede mo siyang i-glue stick. Tapos, glue stick tapos yung grout, yung sinasabi grout para sa tiles, para sa singit-singit yun. Matibay din siya kasi ito yun. Ito yung ginawa kong to. Ito yung ginawa kong to. One year na siya. One year na siya, kita mo. Tumukitan mo naman yung grout lang yun. Matibay yun. One year na siya, di ba? Matibay siya. Kaya naisipan kong gawin ulit. Kasi worth it naman. Hindi naman siya nag-broken. Kasi gawa ng grout yan. And so, gagawin sa mga kabadyaw. Stay tuned lang kayo dyan at mamaya babalik ako. So, mga kabadyaw, natapos na natin yung ni-repair natin tiles. Okay naman siya. Hindi katulad nung dati, wala siyang tiles. Pero ngayon okay na siya, medyo okay naman. Hindi naman tayo legit na magta-tiles, pero okay naman yung sinabi ko sa glue stick na ginamit ko. Ano naman siya, worth it naman siya, matibay siya. Kasi nagamit ko na dati yan, kaya ginawa ko ulit, ni-repair ko. Kasi may gumawa, nagre-repair niyo doon dati, laging sira. As in talaga, real talk tayo. Tayo mga Pinoy, mas talaga hindi ko pagpapalit yung trabaho natin kaysa sa trabaho ng iba. Kasi tipuli, hindi mo tayo, puli hindi mo talaga, pero matibay. Kaya marami kumukuha sa atin dito sa ibang bansa, especially sa mga pabrika. Mas gusto nila magtrabaho yung mga Pilipino or Pilipina na magtrabaho sa pabrika yan. Or sa ibang, basta kung saan man, basta mas gusto nila yung mga Pilipinong gumawa. Ewan kung baka ganito nga kasi tumikita mo yung ginawa ko, di ba? Sobrang, as in talagang bumabayad sila ng malaki sa pag-repair lang. Tumawa ko, nag-repair lang. Free lang yan, free. As in free lang, walang bayad yan. Tinaray ko yung mga skill ko na nalalaman. Hindi mo tayo totally legit na magaling sa mga skill na ganun. Pero may alam naman. Sinasabi ko nga sa inyo na kanina sa unang video ko na mas magaling, mas maano yung madiskarte kasi matalino. Sabi ko nga, di ba? Hindi ko na paulit ulitin. Mas gusto ko yung madiskarte. Kasi sa matalino, kung matalino at madiskarte ka, mas maganda yun, mas ayos yun. Kaso, di ba, tayo hindi tayo pinanganak na matalino, hindi tayo pinanganak na gwapo, pero sa trabaho naman maasahan nyo ako. Yan. Hindi nyo mapag-iwanan sa trabaho kasi trabaho yan, trabaho lang. Lahat ng trabaho na pag-aaralan, lahat ng pag gusto mo yung isang bagay, promise, mapag-aaralan mo yung matututunan mo. Kung gusto mo lang, kung gugustuhin mo, promise mga kabadyaw. Kung gusto nyo talaga isang bagay, pag-aaralan nyo. Parang itong pag-vlog, hindi ko naman ito pinangarap. Hindi ito gusto. Dumating lang gusto ko kasi at nasasabi ko yung gusto ko at nakikita ko yung itsura ko sa video ito. Ayan. Ganun pala ka masarap sa pakiramdam na mag-vlog ka ng sarili mo. Parang ulaga. Ayan. Pero ngayon, di ba, nakikita mo yun. Sinishare mo yung buhay mo sa ibang tao yan. And so guys, kung natin po itong pitupik pa, pakikita ko na sa inyo yung ginawa ko. At mga kabadyaw, subscribe nyo naman ako dyan mga kabadyaw yan. Mamaya shoutout ko yung mga kaibigan natin dyan. Ipo-front ko mga kaibigan, mga kabadyaw. Ayan so guys, ito yung una kong ni-repair. Pakita nyo sa screen yung dati niyang tsura. Tapos ito yung isa. Ayan, bali tatlo yan yan. Medyo hindi naman siya perfect na pantay kasi pag binaklas mo pa yung masyadong matagal. Makita nyo guys, matibay naman siya. Matibay, hindi siya gumagalaw, di ba? Yan yung gawang katangahan, gawang walang magawa. Ayan, di ba? Hindi naman siya perfect. Nagpapatibay talaga yung grout dito. Kasi ito yung dati kong pinakita ko sa inyo dati. Ito yung ginawa ko dati. As in talagang grout lang din yan. Nagpatibay dyan. Then ito pa yung isa yan. Di ba? Diba, tibay niya. Yan sinasabi ko sa inyo na glue stick lang. Pag mga gantong tiles, glue stick lang yung glue stick lang gamitin nyo. Huwag na kayong gumamit ng semento. Yan, huwag na kayong gumamit. Glue stick ba tawag nyo? Basta glue stick, alam ko eh. Pero bahala kayo dyan. Yan, so guys, kita nyo. Diba? Mga kabadyaw, kita nyo naman yung tiles na ginawa ko. Kala mo naman napakagaling na. Magaling, magbuhat bangko na tayo. At tayo naman ang gumawa, wala lang ako kontra. Pag kumontra kayo mga kabadyaw, bahala kayo. Basta lagi kayo nakasupport sa akin mga video yan.
kita nyo naman, talaga namang nag-share tayo ng ating alam. Hindi naman ganun kaalam at napakasimpleng bagay lang naman yan, di ba? Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking ginagawa dito at gusto ko rin naman sa inyo i-share yung nahihirapan din naman kami dito sa ibang bansa. Hindi lang puro sarap, hindi puro ginhawa yan. Naghihirap din kami, mas mahirap pa din yung mga tinatrabaho ko. Tapos yung pagtitrim ko dito na ano, hindi ko pa dapat pinakikita sa inyo. Pero soon ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-trim ng mga puno dito and then at iba pang gawain. Hindi man puro sarap, lagi naman naghihirap. Lahat naman ng trabaho mahirap at wala naman trabahong madali. Basta kumikita ka ng pera sa magandang paraan katulad dito yan. And so guys, shoutout tayo guys, shoutout sa J-Boy Badasas yan. May shoutout sa'yo, kabadyaw yan. At salamat sa pag-support lagi sa aking video at sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang below and shoutout ko sa next vlog ko. And so kabadyaw, row to 7K na tayo at huwag nung kalimutan ako subscribe, mga hindi pa nag-subscribe yan mga kabadyaw yan. Yan guys, sasarado na natin.